Hi guys, so we are now here on our next stop, the National Textile Museum. So malapit lang siya sa Merdeka Square, tawid lang din siya ng KL City Gallery. And nagbayad na ako ng entrance fee na 5 ringgit guys. For foreigners, 5 ringgit. Kapag ano yata, locals, free yata. Hindi ko napansin dun sa harap. But yeah, so kung foreigner kayo, yan, mag-ready lang kayo ng 5 ringgit dito. This museum features yata yung mga traditional nakasuotan ng mga Malaysians before. Sarap dito, malamig. Maganda ba yung 5 ringgit in peso? 5 times 13, so parang nasa 65 pesos. Pwede na, di ba? Mura lang. So, ayan guys, oh. Ayan yung mga traditional na kasuotan nila. Parang malong, no? Ayan. Ito, ang ganda, oh. Ayan guys, oh. Indian textile. Sige, akyat tayo dito sa taas, guys. Selamat datang. Nakita rin namin tong selamat sa Singapore. Selamat Hari Raya. Ayan o. Motif Enrica Korak Textile. So, textile, motifs and designs exhibition. So, ito yung mga kasuotan, guys. O. Iba't iba. Ito, mga traditional costumes. Tapos, ito yung mga headdresses. Ganda naman. Ceremonial headgear worn by Iban maidens. The design is in the form of a comb with pieces of hairpins decorated with beautiful embossed flowers. Chinese workmanship. Okay, ganda. Ito pa, mga traditional na headwear. Meron din tayong ganito sa atin, di ba? Ayan, kagaya nito, tarbus. A headdress made from woven cloth, designed with a round shape, worn by Malay men for prayers and special occasions. Pumasok ako dito sa may gallery, guys, kasi walang katao-tao. Yun may mga manikin, so na, ewan ko. Baka gumalaw, so lumabas agad ako. De, joke lang. Wala lang kasi parang ang tahimik sa loob. Parang ang off nung feeling na mag-isa ka lang. Tapos puro mga traditional na mga damit. Ganun. Pero yeah, okay naman. It's a nice experience kasi syempre makikita mo yung mga traditional na mga sinusuot nila noong unang panahon. And not just the Malay but also yung mga Indians and mga Chinese na nandito sa Malaysia. Ayan o, yung mga gawa nila guys. Hand painting technique, ang galing. Hand paint pala to. It's nice. Block technique. Yung pantahe, di ba meron tayo nito, makina? Yung sa atin, yung inaapak-apakan, meron kami niyan guys sa bahay. Oh my god, nagulat naman ako dito sa dalawang to. Akala ko kung sino. Di ba guys, parang nakakagulat siya pag mag-isa ka lang, tas bigla ka mapapalingon na may tao pala. Kasi mukha silang totoong tao. Okay, so we're done sa National Textile Museum. And for the 5 ringgit na entrance fee, I guess okay na siya guys. Kasi nga, marami ka rin matututunan. No? Siyempre, hindi ka lang picture na picture doon. Babasahin mo rin yung mga nakasulat, yung mga history, paano nila ginagawa yung mga textiles na yon. And mas ma-appreciate mo yung kasuotan ng mga Malaysians noong sinaunang panahon. So tara, punta na tayo sa ating next destination. Mainit na, so ilabas natin ang ating payong. Punta tayo guys sa Central Market. Ang sarap ng ganito na free day. Wala kang inahabol na oras. You can do whatever you want to do. Sarap talaga ng ganitong time na mag-explore ka guys. Kasi ang sarap-sarap sa feeling. Tapos, bago pa yung nakikita mo, bago yung kultura, yung mga tao bago, syempre hindi mo maiintindihan. Ang sarap and masaya sa feeling. Habang may uwak. Narinig nyo ba yung uwak? Nauhaw na ako, parang gusto kong bumili ng tubig. Pag may nadaanan tayong convenience store, bili tayo ng water. Okay, nag-stopover muna tayo dito sa convenience store. Water break muna tayo guys. It's currently 11:40 in the morning. Ginugugal ko paano tayo pupunta sa Central Market. Sabi, lakad lang eh. Alright, so we are now here on our next stop guys, the Central Market. Since 1888 pa pala tong market na to, grabe, napakatagal naman na. Sige, pasok tayo dito. So na siya guys, so Central Market since 1888. Wow, ayan. I love Central Market, Kuala Lumpur. Okay, so nasa loob na tayo ng Central Market guys. And ang una ko napansin dito, ang mga tinitinda nila ay mga vintage stuff. Tapos mga local goods, yung mga pampasalubong na gawa ng mga locals. Ganun.
Pero aircon naman siya. Kaya press ko naman maglakad-lakad dito. Ayan o, mga pampasalubong. Frames. Tapos keychains. This mga keychains. 8.9 per set. So, 2, 4, 6. Pwede na, no? Ito guys, ang ganda o. Oh. 5.9 siya, pero bibigay daw ng discounted na 5 ringgit. Tapos ito, pwede daw ibigay ng 8. So, hindi muna ako bumili guys. Canvas muna. And yun nga, ang napansin ko dito sa loob ng Central Market. Ang tinitinda nila ay more on handicrafts, arts and crafts, tapos mga vintage na mga gamit doon sa may hallway. Tapos dito naman sa gilid, mga pasalubong, ref magnet, keychains, mga bags na mga hand-painted. So more on ano dito, no? Parang local market siya na para sa mga turista. So kung turista ka ay naghahanap ka ng mga goods na gawa dito sa Malaysia, punta kayo dito sa Central Market. And this is the Central Market, guys. So meron din pala silang mga tindang mga damit dito. Sa taas parang mga damit and kainan yata eh. Pero dito sa baba, more on mga handicrafts talaga. Ayan guys, mga vintage camera o. Oh. Tapos dito mga damit, shoes. So para siyang bazaar dito sa baba. Ano to? Mga laruan. Okay. Tignan nyo guys o. Oh. Mga vintage talaga. Galing no? English vinyl. Ayan. Okay, so lumabas na ako ng Central Market, guys. Basically, yun ang mga tinda nila. More on mga local stuff talaga. So, kung mga interested kayo sa mga ganyan, local stuff, vintage, collections, yan. Central Market is for you. Ay, ang cute. Yun ba yung monorail? Kala gusto ko sakyan. Sige, next naman na puntaan natin, guys, is yung Petaling Street sa Chinatown. So, i-research ko muna kung paano tayo pupunta doon. Pero, ang alam ko, lalakarin lang natin yun din mula dito. Yan, Central Market. May mga na-canvas na akong mga pampasalubong, pero hindi muna ako bumili para makita ko kung saan mas mura. Kasi kung mas mura dito, pwede naman akong bumalik dito kasi yung hotel ko dito lang sa area na to, diba? So, we're here on our next stop, guys. The Petaling Street Market. Yung entrance niya. Uy, I see Texas Chicken, guys. Parang sarap kumain sa Texas Chicken. Gutom na eh, no? Tumatag ako, guys, kasi 12:50 na lang tanghali. Hindi pa tayo kumakain. Dito yata yung hotel namin, yung Palikudya. So, dito lang pala siya. Sige, explore natin to, guys. Ayan siya, oh. Very Chinatown, no? Sige, explore natin yung area, guys. And tingnan natin kung ano yung mabibili natin dito. Ang una kong na-notice dito, guys, para siyang ano. Ano nga yung market sa Hong Kong? Nakalimutan ko yung name. Parang ganito siya na may mga goods na tinitinda na may mga imitation na bags and all. May mga imitation din ng shoes, pabango. So, parang divisoria din sa atin. Oh, may mga maleta rin. So, kung napalami kayo ng shopping, tapos naghanap kayo ng maleta, dito kayo bumili. Ano to? Parang may iniinom silang something. Ayan o. Oh. Ah, soya bean. So, para siyang taho. Sige, bil tayo yan mamaya pag nakakain na tayo, guys. Actually, pwede na tayong bumili ngayon para matry na natin. Pila tayo dito. Haba ng pila. Oh. Kim soya bean. Ito siya, guys. So, tofu patawan. Pawis na pawis na naman ako, guys. So, ang price niya ay 2.4 ringgit. Convert yun na lang, ha? Times yun na lang, guys, sa 13 pesos. Let's try. Wow. Ang refreshing. Yung lasa niya, guys, lasang taho. Taho natin. Para siyang nilagyan ng sweetener. Tapos, tahong-taho talaga. Parang taho na liquid form. Ang sarap. Alam mo yung nabibili natin sa umaga, di ba yung mga magtataho sa atin, natitinda na rin ng soya milk. Ganun siya. Ito, guys, naalala niyo yung mochi na nabili natin sa Tanjong Pagar sa Singapore? Ayan siya, oh. Meron din siya dito. Bili tayo nito. Serving up chewy chunks of tradition. 70-year-old na sila, guys. Wow. So, ang tawag naman nila dito, guys, ay mochi. Sa Singapore, mochi siya, di ba? But I guess same lang yan. Kasi tignan nyo, ganyan din siya ginagawa. Yung consistency niya, guys, para siyang tikoy sa atin. Tapos nilalagyan ng peanut something. Ano?
Ito si Madam Tang, guys. Oh. Tapos siguro mga anak and apo niya na yung gumagawa. Kasi 70 years na eh. Galing, no? Alright, so I got my mochi only for 6 ringgit. Times 13 yun na lang, guys. Sige, lakad pa tayo hanggang dulo nito. Tignan natin kung ano mabibili natin. Parang puro food yung pinagbibili ko. And so I have reached the end of the street market. Wala pa lang ako nabili, guys. Kasi nga, parang napansin ko, para siyang divisorya sa atin na mga imitation ng mga bag, sapatos, mga damit, ganyan. May mga souvenirs naman, pero parang mas mula yung souvenir doon sa Central Market. So baka doon na lang ako bumili, guys. Ngayon, hanap tayo ng makakainan. Parang ito yung center, oh, kasi ito yung maraming tao. Dami na rin mga turista and mga foreigners, guys. Okay, so umupo muna ako dito sa isang park. Magre-research muna ako, guys, kung saan masarap kumain dito sa lugar na ito. Kasi nga hindi ako nakapag-ready, diba? Wala talaga akong research. Medyo malayo na ulit yung camera sa mukha ako, no? Kasi kinabit ko na ulit yung aking tripod. So yung na-research ko na kainan, guys, 2 minutes lang away from here, lalakarin lang natin. Yun daw ang the best beef noodles dito, guys. Diba? Yehey! Let's go! I'm so excited! Ang swerte ko naman, ito lang pala siya, guys. So, ayan o, oh, yung Shinki beef noodles. Ito lang yung Petaling Street, eh. Diyan lang tayo lumabas. O, diba? Napakaswerte natin at di na tayo lalakad ng malayo. Ito siya. Shinki beef noodles. Tingnan nyo, may pila siya, guys. Sabihin, masarap. I'm so excited to try this. Ito yung menu nila, o. Oh. Alam, masarap yung beef mix. Yummy! I'm so excited, guys! 10 ringgit yung small, 12 ringgit yung medium, a big pala. So, nakapunta na tayo dito sa loob. Para siyang yung sa Hong Kong din, guys, na sharing sa table. So, mag-isa ka lang, you have to share the table with other people. Hintayin ko lang kung paano ko order. Makabibigyan ako ng menu. So, yun ang inihintay ko. Dali yung tsura dito, guys. So, sobrang busy. Doon niluluto. Kasi yan, ito, order. So, ito na yung food natin, guys. Beef siya, tapos may four pan noodles ba ito? Tapos ito yung soup niya. So excited, let's eat. Time to eat, guys. Lagay tayo nito. Kasi we have so, nakahiwa na yung noodles doon sa sobrang sarap, grabe. Super. 11 over 10. Sarap. Parang saktong-sakto yung pagkapili ko ng noodles. Kasi gusto ko yung ganitong noodles. Napakalambot niya. Tapos yung beef, sobrang malasa, guys. Sarap. Tapos ito may beef din. Pag sinawsang mo siya sa parang sauce, napakasarap. So yung laman niya, guys, meron siyang beef, meron siyang off-stripe, meron beef ball. Lahat masarap. Tapos, sobrang lambot. Order akong coke for 3 ringgit. So around 40 pesos. Pwede na. Fox stripe na super lambot. Sarap. Meatball. Nakakakilig yung sarap, guys. This is how they do the soup, guys. Super lambot niya. As in. Tapos, ang sarap. Sobrang malasa. So,
So done with our lunch. It's currently 1:30 in the afternoon and I'm super full. Ang in-order ko guys is yung big pero ang nabigay sa akin is small. So okay na rin kasi busog na pala ako sa small. Ang binayaran ko guys ay $10 so ay 10 ringgit for the noodles tapos 3 ringgit for the coke. So total of 13 ringgit. Pwede na, 'di ba? Tas super sarap. Napakasarap talaga ng soup. And yung noodles, pati yung mga laman, yung beef, ox tripe, beef ball, lahat masarap. I-try nyo dyan guys. Ayan lang siya, oh. Katabi lang siya nung Petaling Street. There. Try nyo yan kapag pupunta kayo dito sa Chinatown. So ngayon, balik muna tayo ng hotel guys. Mag-freshen up and magpapahinga muna tayo sandali. Lalakarin ko lang pala kasi nag-Google Map ako. 8 minutes lang mula dito. Although according sa mga nabasa kong articles guys, mura daw mag-grab dito sa Malaysia. Hindi ko alam bakit, mura yata yung gasolina. Ganun ba? Pero gusto ko rin matry yung ano, public transport, syempre. Yung LRT nila. Malapit na ako guys, nakikita ko na yung LRT. Tapos ito yung kanto, di ba? Yung may KFC, Watson's, Guardian, McDonald's. So maganda rin naman yung neighborhood ko. Lalo, napakalapit niya sa LRT. Right, we're here. Akyat muna tayo sa ating room. Hi guys, so it's currently 1:30 in the afternoon and nakabalik na tayo dito sa ating hotel. Tinutupi ko na yung payong ko. Maganda talaga magdala ng ganitong payong guys, no? Para protection sa super init. And grabe, ang sarap talaga mag-white pag ganyang kainit dahil hindi mo masyadong ma-feel kaysa pag nagda-dark color, di ba? Feel na feel mo talaga yung init. So, I'm planning to end the vlog guys kasi magpapahinga muna ako and mag-freshen up. Tapos, another vlog na lang yung pupuntahan natin mamaya. Plano kong lumabas ng mga around 3:30 to 4 o'clock. And pupunta tayo guys sa KLCC, sa Petronas Tower. And tatry ko kung makapunta tayo dito sa KL Tower. So, yun ang itinerary natin mamaya. So, end ko na itong vlog guys. In summary, nag-enjoy ako dito sa vlog na to. Napuntahan ko yung mga sikat na mga tourist destinations around dito sa area ko sa Chinatown. Nagustuhan ko yung sa Merdeka Square, KL City Gallery, the National Textile Museum, tapos yung Central Market and Petaling Street. O, diba? Napuntahan natin lahat yung guys ng ganun lang. Tapos, nilakad lang natin. Kaya, super tipid talaga kasi most of the establishments naman ay free. Nagbayad lang yata tayong entrance sa National Textiles eh, tapos the rest free na. And then nalaman ko na parang mas mura doon sa Central Market bumili ng mga keychain kaysa doon sa Petaling Street. So baka doon na lang tayo bibili sa sunod na araw or tingnan natin mamaya kung makapunta pa tayo doon. Ayun lang guys, i-end na natin itong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa KL City Tour na ito and sana nag-enjoy kayo as much as I did. Bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. So that is it guys for this vlog. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Malaysia vlog. Bye!